Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Luzon, Visayas, Mindanao, Bukong Pilipinas, nakikisaw-saw. Tanda na ba kayong magbayanig sa talakan? Ang inyong nag-iisang barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Huwag! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Manggahan! Pwesto ng kataksilan! Nakita ko sila gabi noon sa puno ng mangga. Yung mismong babae at yung kumpare ko si James. Tinalo pa nila bakla. Wala silang pakundangan na tinutuloy nila sa harapan ko. Nalaman ko dun sa kumpare ko si Andy. Marge, wala ka bang alam? Kaya siguro niya ako sinumbong sa asawa ko kasi ano, may gusto din sa akin. Kabistuhan! Ako! Yak na may malilintikan! Ang kapal na mukha niya, ang kapal-kapal niya. Sa pangit niyang yun, mag-i-interest ako. Naalok din niya ako ng pera, tinanggihan ko siguro. Kaya mas mabuti pa siguro sabihin niya na lang sa asawa ko na ganun. Simula ano na nangyari na yun, parang nandun yung 100% na mahal ko siya. Siguro ngayon, baka 50% hindi na siguro. Harapin natin yan at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan, Face to Face! Paseco, Manila! Let's get ready for Sawsawa! Ngayon, heto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Isang mainit na morning sa mga kamadit natin! At kamusta po sa Barangay 649, Zone 68, Paseco Port Area, Manila? Abay kung kilala ang inyong lugar bilang Kingdom of Tondo at meron kayong hari ng Tondo, abay, hindi pa uhuli ang issue natin ngayong umaga. Bakit kanyo? Dahil makakasama natin ngayon ang hari at reyna ng manggahan. Bakit manggahan? Teka muna, as in nahuli kasi silang hitik na hitik ang lambutsingan sa ilalim ng puro ng mangga. Agoy! Pareho silang may kinakasama na! Hans, ready na ba mga sausawero natin dito sa Paseco Compound? Naku, Chang! Ready-ready na! At ito ang mga usapang gustong-gusto nila! Hindi ba mga kasausawan? B1 at B2, mukhang maasim ang mood ng mga bisitang parang manggang mga kalabaw! Handa na ba the two of you? Abay, siyempre, kasama pa rin
usapin natin ang magpapatamis ng buhay ng ating mga bisita this morning, si Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sunny Merida. Sila po ang pinakamamahal nating trio Tagapayo. Kaya naman, Baseco Manila, buong Pilipinas at buong mundo, ano bang inaantay ninyo? Let's make it a come on! Face to face na! Huling-huli raw niya sa akto ang kanyang kumpare at ang ibang babae nito na may ginagawang kababalaghan sa ilalim ng puno ng mangga. Ano kayang puno ng mangga yon? Tanungin na natin kay Andy Gariando. Pasok! Hi, Andy! Hello, Chang Ami! Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga. Abay, una sa lahat, puno ng manggang ano ba yon? Puno ng manggang kalabaw. Kalabaw! Kasi umilalim sila sa kalabaw. Ay, naku, sino ba itong nakita mong kumpare mo? Ano pangalan niya? Si James. James, paano kayo naging magkumpare? Actually, ang friend ko dyan yung babae, Chang Ami. Yung kanyang kinakasama? Yes. Oh. Yung friend ko, si Joyce. Oh, paano kayo naging mag-friend ni Joyce? Kasi nagsiservice siya eh. Oh. Manicure-pedicure siya. So, naging customer ka niya? Naging customer niya. Regular customer niya. Tapos, naging close na kayo? Yes, naging hanggang close kami. Hanggang sa kinuha ka ng... kumpare. Ninong? Nung anak niya. Anak niya kay James? Yes. Oh. So, ang inaanak mo, babae, lalaki? Lalaki. Junior lalaki. Niya. Junior, junior ni James. Mm-hmm. Okay. So tapos, anong nangyari at mukhang may natagpuan ka sa puno ng mangga? Yun nga, Chang Ami. Kahindik-hindik. Aha. Karumal-dumal. Aba? Wala man lang, Diyos ko, walang pakundangan na gagawin sa ilalim ng puno ng mangga. Ang tanong, yung puno ng mangga, wala bang katabing bahay? Ano ba itsura nun? Yung punong mangga na yun, meron siyang mga... Daanan ng maraming tao? Actually, parang iskinita yun siyang Ami eh. Meron yung mga may nagtitinda doon ng mga drum, plastic drum na malalaki. Okay. Yung bahay doon, malayo pa. Okay. So daanan lang talaga siya. Ang matatanong mo lang doon, yung tindahan na pinagluloadan at saka yung Xerox machine. Okay. So bakit ka naman nadaan doon nung araw na yun? Doon talaga ang daan namin. Saan ka mapunta? Sa bahay. Okay. Pauwi ako. Tapos, mga anong oras ito? Tanda mo? 11:30. Nang tanghali? Nang gabi. Gabi. Umuulan-ulan pa. Siyempre, malamig. Naghanap. Ay! Nangate, di ba? So tapos, ngayon, pauwi ka? Nag-load muna ako. Okay. Nung nag-load ako, siyempre, pag nag-load ka, titignan mo pag tumulog yung cellphone mo kung pumasok ang load mo. Siyempre. So, pumasok ang load ko. Habang nag-walking ang beauty mo yes, nito pa uwi. Yes, naglalakad ako. Rumaramba ka na pa uwi. Naispatan ang beauty ng lola mo. Nung naispatan, may nagulat ako, may natumbang drum. Yung pala, meron dalawang kalapating naglalaro. Oh. Galing sa puno ng mangga. At doon muna natagpuan ang isa sa kalapate ay sino? Si James. Okay. At nakita ka niya? Actually, bakit sila magtatago kung di nila ako nakita? Oh! Diba? Tapos? So, ibig sabihin, naispatan nila mukha ko, kaya sila nagtago. Okay. Nung so, ano yung nakita mo na nangyayari? Baka naman nagbebenta si James ng drum. Madumi lang ang isip mo. Ay, hindi. Siguro nagbebenta sila ng aliw. Oh! Yes. So, sino ang girl? Si Maribel. Si Mabel. Kilala mo yon? Oo naman, syempre. Kilalang kilala sa lugar namin yun. Bakit siya kilala sa lugar niyo? Siya ang hustisya ng bayan. Diba? So kung madilim at 11:30 ng gabi, paano mo naman masabing sila ngayon? Sa buhok. At sa itsura. Kung madalas mo sila nakikita, bakit? Anong kulay yan ng buhok? Aba, kulay gold? Gold! Yes. Blonde! Parang ganito, diba? So, eksaktong nakita mo, magkatabi sila, naghahalikan? Naghahalikan sila, Chang Ami. Una. Okay. Tapos, siyempre, nakita ko... Nagtago ka ba? Nagtago ko eh. Siyempre, kunyari, hindi ko na sila napansin. Nagtago ko. Aba, walang isang segundo lumabas. Okay. Aba, hindi pa naiyak. May nagpatuloy pa. Hanggang sa inaangat-angat yung diba? So, hindi pa rin sila huminto? Hindi pa rin sila huminto. Siyempre, okay. Ang baklan,
tumingin. Ay, ano to? Oh, hanggang sa nakita hindi na. Hindi kaya diretso ang tanong. Baka naman binusuhan mo na Andy dun si Jay. Concern lang ako. Kasi okay. Unang-una, nung nakita ko yung lalaki, pinatunayan ko muna sa sarili ko na yung taong yun ay asawa ng kumare ko. So ang tanong, sinabi mo ba kay Joyce? Kinabukasan. Okay. Dali-dali anong ako. Anong punto? Bakit kailangan mo? Anong point? Ba't kailangan mo sabihin? Bilang isang kumpare at kumare nila, Tumatay yung pangalawang magulang sa kanilang sa mga bata. Anak. Ano ba ang magiging silbi mo? Diba? Hindi para sirain ang pamilya nila. Kundi dapat niyang malaman kung anong ginagawa ng asawa niya na wala namang hanap buhay. Umaasa lang sa pera ng asawa niya. Diba? Anong reaction ni Joyce nung sinabi mo? Nagulat siya sa akin. Siyempre, ako kumpare niya, nung nagsalita na ako, naniwala na siya. So for sure, kinausap niya si James. Kinumpronta ka ba ni James? Wala kaming kumprontahan ni James, pero may mga pambabanta siyang ginawa sa akin sa cellphone ko. Ay, ano ang mga pagbabanta na yun? Sabi niya sa akin, pag nakita niya ako, ingat-ingat ako, baka hindi niya alam ang gagawin niya sa akin. Siguro, kaya niya sinabi yon, guilty siya. Guilty siya. So para medyo manumbalik kay Andy kung ano ba ang itsura ng babae na yon, tawagin nga natin ang isang babae at tignan natin kung siya ba yung babaeng kasama ng kumpare ni Andy sa ilalim ng puno ng mangga. Totoo kaya ang mga paratang laban sa kanya? Narito po si Maridel Madel Alipio. Pasok! Sandali lang! Diretso ang tanong, ikaw ba ang kasama ni James sa ilalim ng puno ng mangga? Opo. Napag-alaman ko din na bukod sa puno ng mangga, nagtago kayo ni James sa drum. Opo. Anong ginagawa niyo sa loob ng drum? Siyempre po. A, naliligo. B, nag-aantay ng mangga. C, wala kayong matulugan? Something-something po. Abay, ngayong nakita na natin si Madel. Paano kaya sila nagkasya sa drum nung James? Mayat kaya o mataba si James? Makikita na po natin siya sa pagkabalik ng Face to Face. Anong pinaliwanag mo sa mga magulang mo nung nakatira doon si James sa inyo? Unang pakilala ko po sa mama ko, bakla po si James. Ah, kasi napanggap na Becky! Okay. Kasi itsura naman po yung ano, may pagkano naman po siya eh. May pagka parang bakla po niya. May pagkamahinhin? Opo, okay. Pero nalaki po siya hanggang magaling naman po sa kamay. Talaga namang hit na hit ang Face to Face sa bawat Pilipino. Tulad na lamang ng isang tigasing pulis na si SPO1 Eric Aguinaldo. Nanood ako ng Face to Face para yung mga advice na matutunan ko doon sa Face to Face. May pahamig ko sa mga papatulong sa amin pumupunta sa opisina. O diba bongga? Bukod sa mga aral na napupulot ni SPO1 Eric sa Barangay Hall on Air, ginagaya rin daw niya ang style ng ating pambansang kapitana. Yung pag-arapin ng mga tao at mag-usap ng maayos para matapos na yung problema nila. Kay Chang Ami at sa trio Tagapayo, sana tuloy-tuloy yung programa nila para maraming matututo ang mga kababayan natin. Saludo ang Face to Face sa iyo! Don't go away, magbabalik ang Face to Face dito sa TV5. Mangga at nagtago pa sila sa drum. Ang tanong, yung drum, plastic ba, bakal? Plastic po. Plastic. Bakit kayo nandun ni James? Anong meron? Wala naman pong tao sa labas, kaya... Yun na lang po. Okay. So, kilala mo talaga si James? Opo. Okay. Anong pagkakaalam mong sa pagkatao ni James? Na may asawa naman po siya, alam ko po yun. Oo. Oh.
Kaso may kinakasama siya. May anak. May anak din po. Oh. Anong nangyari at nagkasama kayo sa ilalim ng puno ng mangga? Sa oras na alas 11:30. February 14 po. Oh. Ko siya sinagot. Sinagot mo siya? Na February 14. Bakit mo siya sinagot? Nanliligaw ba? Customer ko po. Okay. Sa bar. Okay. Tapos, ito, nalaman ko pong taga sa amin po siya. Oh. Ngayon, mga April 5, po ako nag-texahan niya. Nagkataon lang po na April 5, kami na huli nun, doon po mismo sa puno ng mangga. Yan pong lalaki na yan nakita po. Nakita po namin. Okay. So, ba't mo siya sinagot kung alam mong merong asyawa? Mahal ko na rin po siya. Okay. Matagal ko na po siyang kilala. Aha. Pero ako ayaw mo ba na ikaw lang at wala nang iba? Okay lang po. Bakit okay lang sa'yo? Okay lang po. Masarap po manloko. Oh? Biri naman ata. Dalaga ka ba? Single mom po. Single mom. So may anak ka. Alam ni James na may anak ka. Hindi po. Hindi mo sinabi. Bakit? Wala naman po ang pakialam doon. Parang ano, parang... Parang labas yun. Opo. Hindi mo ba naisip na baka deserve mo naman madel ang isang single, matino, mamahalin ka at mamahalin ng anak mo? Siguro po, ano po, dala na po ako sa lalaki. Oo. Yung kinakasama ko noon pa po, niloko naman po ako. Kaya parang nawala na po ako ng pag-asa magmahal ulit, kaya yun na lang po. So hindi mo mahal si James? Mahal na rin po, natutunan na po, pero hindi pa po yung perfect. So gaano na kayo katagal ni James lumalabas? Mga tatlo. Tatlong buwan. Gaano katotoo, Madel, na napag-alaman din kasi namin na sinasabi mong ayaw mo nang magmahal kasi ayaw mong masaktan, pero bukod kay James, may kinakasama ka? Tinatry ko po magmahal mo din. Hindi kaya ba parang nalilito ka sa mga bagay-bagay? Hindi po, nagtatry po ako eh kasi... O baka si James ang nagpapalito sa buhay mo ngayon, hindi kaya? Siguro po. O, tinry ko pa rin po eh. Tinry ko kung matigay. Sino tinry mo? Si James o yung kinakasama? Si James po. Tinry ko po. Yung kinakasama ko po ngayon, wala po talagang alam. Okay. Pero, mahal ko naman po si James kahit papano. Ama po ng kanyang anak, ang lalaking kasama ni Madel sa manggahan. Matapos magkabistuhan, ay makakaharap na niya ang babaeng matagal na niyang gustong makita. Narito po, si Joyce Dasso. Pasok! Sandali lang! Joyce, nung kinausap mo si James tungkol sa kanya, anong paliwanag ni James? Wala daw po kasi ako. Yung bilang sa asawa, pag-asawa ko, hindi ko lang maibigay kaya lang niya nagawa. Pinalayos ko po. Tapos na, after mga 1 month mahigit, bumalik niya siya alang-alang sa mga anak. So nung lumayas siya, saan siya tumira? Hindi ko po alam. Paalam niya po sa akin eh. Doon sa ano niya, sa tatay niya, sa polo, o ate niya. Yun lang po. Tapos, wala na po kung ano, kasi puro trabaho, spy, gano'n. Walang stress. So, nung umalis na doon, Madel, alam mo kung saan tumira si James? Sa amin po. Sa inyo? Pwede ng mukha mo. Paano siya tumira sa inyo? Eh, may kinakasama ka. Hindi po, bali, May ko pa naman po naging asawa yung kinakasama ko. May po ko siya sinagot. May? Opo. So, ibig sabihin na una kasi si James? Opo, opo. Oh. So, hindi mo pinagsabay? Opo. Hindi naman po pinagsabay. Pero, nung nag-boyfriend po ako, si Nards po, yung kinakalibin ko ngayon. Ano pangalan? Nards, oh. Sinagot po siya ng May. Nauna si James. Opo. Tumira muna si James sa inyo. Mm-mm. Nung tumitira noon si James, wala si Nards. Nards, opo. Ah, tapos, okay. Nung ano po, si yung kalibin ko na po ngayon, May po ko sinagot. Kalibin ko na po sa bahay. Pero, nung James, pa punta-punta na lang po kaya. By text na. Okay. So, paanong nangyari? Anong pinaliwanag mo sa mga magulang mo nung nakatira doon si James sa inyo? Unang pakilala ko po sa mama ko, bakla po si James. Ah, kasi nagpanggap na Becky! Okay. Kasi
Itsura naman po yung ano, may pagkano naman po siya eh. May pagka parang bakala, ganyan, ganyan. May pagka mahinhin. Opo, okay. Pero lalaki po siya, magaling naman po sa kamay. So, gano'ng katagal nagpanggap itong si James na Becky siya? Bali, 5 weeks lang po. Limang linggo lang nakitira sa inyo. So, saan siya nagpunta matapos ang limang linggo? Bumalik na rin po siya sa inyo. Ah, bumalik sa inyo? Bumalik po. Tinanggap mo. May anak po kami. So, gano'ng katotohong binibigyan mo ng pera si James na siyang binibigay naman niya kay Madel? Napag-alaman ko yun. Magkano binibigay sa'yo ni James? Pinakamababa po, 500. Pinakamataas, 1,000. Wow. Sarap ng buhay yun. Alam mo ano? Saan ang gagaling yung ganong kalaki na yun na pera ni James? Ngayon po nagmamanicure ako, yung kinukuha ko lang po pamasahe. Tapos pagkain namin, pag dumarating ako sa bahay, laging parang kapos na kapos kami lagi. So bakit sa kanya mo binibigay? Eh, ikaw ang babae, ikaw ang dapat nagbabudget. Kasi po ako yung nagtatrabaho nga, sabi ko, diyan muna, sabi ko, budget. Nakakala ko naman, lagi lang may ipon lang kami. Wala pala kaming pera. Sabi ko, wala ka man lang maano, ba't ganun, nauubusan tayo, nasasagad. Sabi niya, kasi tinatabi ko nga, sobrang pagtatabi mo naman, sabi ko nga. Tapos, so asan daw ang mga tinabi? Wala nga pala, na ibibigay sa kanya. Doon na kami uminit ng gusto. Pero ganito, hindi ko naman siya pinipili at magbigay. Kung meron, wow. Meron lang. Aganda. Eh siya po yung gumagawa ng paraan. Kaya, labas na lang po ako doon kung ginaloko niya po yung asawa niya. Pero sinabi ko naman po, bumalik na sa asawa mo, pero parang ayaw pa rin. Ayaw ni James parang, na bumalik? Parang ganun, parang hindi, wag na natin lukoy na asawa mo, ganyan-ganyan. Sinasabi mo? Kung parang hindi siya pabor, kaya sige, continue, ganun. Hindi kaya nirarason lang yon doktora ni Madel, na sinasabi niya na kasi dati siya ang naloko, kaya ngayon, parang gusto niya, okay lang daw, masarap ang manloko. Actually, Chang, ito yung klase ng pagrarason para doon sa kanyang mga maling gawain. Kasi alam mo, lahat ng irrational behavior natin, ang tendency natin is yung sabihin na natin, gumawa ng dahilan para sasabihin natin sa mga tao na, ay hindi, tama ako, tignan nyo, maayos pa rin ako. Kaya kung nakikita mo, mas matapang yung pinapakita niya na behavior kesa dito kay Joyce. Kaya nagtatapang-tapangan lang siya, pero deep inside, nandun yung kahinaan, nandun yung sinasabi niya na siguro ang baba na ng tingin sa sarili ko, nababuyan na rin siya. At the same time, yung respeto nawawala. Once nawala yung respeto, kumisan kung ano-ano ang nagagawa sa isang sarili. Doon po naman sa naging sitwasyon ni Joyce at ni James, na talagang siya po ang nagtatrabaho at parang ang si James ay hindi na kumikilos para doon sa mga magbo-boyfriend-girlfriend pa lang. Dapat maaga pa lang ba pinag-uusapan na kung ano ang dapat na role ng lalaki pag sila ay eventually nag-asawa at nagsama, para maging klaro dun sa lalaki na ikaw ang tatayo na tagapagtaguyod ng pamilya natin at hindi ako, or pwede lang na magtulungan tayo, parang ganun. Totoo yung Chang, kasi may mga pagkakataon na kumisan nandun sa ligawan stage na yung isa nagtatrabaho, yung isa hindi, lalo na sa mga kababaihan. And it even comes to a point na yung mga babae, sila pa yung gumagasta dun sa date. Pero pwede naman na yung sa pamamaraan na namomotivate mo ang isang lalaki na hindi mo kinakailangan magbigay. Ngayon, kung sakasakali man na talagang nahihirapan siya sa pagtatrabaho o sa paghahanap ng trabaho, kahit pa paano, merong pagkakataon na kailangan ikaw mismo kontrolin mo. Dahil kasi ito, parang masyado siyang nag-entrust na binigyan pa niya ng pagkakataon na siya ang humawak ng pera. So, ikaw mismo, i-check mo rin yun. Wala namang masama dahil kasi kung nag-uusap kayo, hindi magiging problema kung saan nandun yung pera, nagkikwentahan kayong ganyan, dahil kasi magkatuwang kayo eh. Oo. Kasi kung ang sasabihin mo, isa lang ng isa, tapos puro ganyan, hindi malayo na magkakaroon ng lokohan, tapos at the end, mag-aaway kayo. Salamat po, Dr. Camille. So, parang ang sinasabi, dapat huwag sasanayin yung lalaki na ganun. Na parang kahit paano, dapat maano pa rin natin sila. Hindi yung sa pagbubunga nga na pamamaraan, pero yung pamamaraan na maganda mong masabi sa kanya na magandang nagtutulungan kayo pareho. Sang-ayon ba kayo doon, mga kasawsawan? O sang-ayon kayo sa mga narinig nyo sa ating mga bisita? Magbotohans nga tayo.
Oo nga, Chang, magkaibang kwento. Yung nasa pula, okay lang sa kanya na siya'y nanloloko. Yung nasa puti naman, yung magkumare, abay galit na galit. Kasi nga, ang kanilang kumpare, aba eto at nahanap nga ang babae sa manggahan. Pula ba o puti, itaas ang mga placards, mga kapatid sa Baseco. Maliwanag pa, Chang, sa sikat ng araw ngayong umagang ito na hindi sang-ayon ang ating mga kapatid sa mga nagiging dahilan nitong siya Maridel. At ito nga, pinapakita nila ang kanilang suporta kay Joyce na siyang nagbabanat ng buto at pistulang siyang tumatay yung padre de pamilya ng kanilang tahanan. Yan ang ating botohan. At kung may reyna na manggahan, abay pwede bang mawala ang hari? Ikaw nga ba talaga ang king of the mango tree? Ito na, malalaman natin kung paano sila nagkasya sa drum. Si Christian James Kulyamat, pasok! Sandali lang! Sandali, James! Diretso ang tanong, bakit ka nasa ilalim ng puno ng mangga at sino ang kasama mo doon? Balil po. Bakit kayo nandun? Something-something. Nag-something-something. Alam, mukha niyong dalawa, no? Sandali lang. So, paanong nangyaring nandun ka sa puno ng mangga kasama si Madel, eh meron kang Joyce? Wala po siya nun eh. Abay, baka nakakalimutan niya mga kasawsawan, nagpanggap nga pala si James na Becky. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Face to Face. Galit sa akin eh. Bakit galit sa'yo si Andy? Ay, gusto sa akin. Sorry, James. Ang dami lalaki. Guwapo pa. Bakit mo? Guwapo. O bakit mo ako inaalok ng pera? Ha? James, hindi kita inaalok ng pera. Facebook sa usawa na, mga kapatid. Jenny Martin. James, abay lahat kayo na pagsabi, kasi pareho silang payat, kaya nagkasya sa drum. Nataranta ka ba noon, James, nung nakita nyo si Andy? Kaya pala, nalaglag ko ano, nalaglag. Sorry. Galit ka lang sa akin eh. Bakit galit sa'yo si Andy? May gusto sa akin. Sorry, James, ang dami lalaki, guwapo pa. Bakit mo ako inaalok ng pera? Ha? James, hindi kita inaalok ng pera. Maraming beses na nag-aalok. James, diretso ang tanong, bakit hindi ka nagtatrabaho? Hindi. Dati po nagtatrabaho po ako. Oo. Sa kantin po. Gano'ng katotoo na yung perang binibigay sa'yo ni Joyce, binibigay mo kay Madel? Hindi naman po lahat. Magkano lang? Kalahati lang. Kalahati lang. Nasaan napunta ang sinasabi mong iniipon ninyo ni Joyce? James, hindi ka ba naawa kay Joyce na siyang nagpapakahirap, nagtatrabaho? Hindi naawa yan, patay siya kung nakuha niyang babae. Naawa rin po. Oh, eh bakit mo nagawang ipagpalit siya? Eh, gusto ko lang pong tumikim na ibang putahe. So sa mga tweet, sinasabi mo, ganun lang ang tingin mo kay Madel at hindi mo siya mahal at hindi mo siya siniseryoso. Hindi na po sa ganun. Oo? Siniseryoso mo ba siya? Hindi po. Hindi rin? Ay, kawawa ka naman. Eh sabi niya, napamahal ka na daw sa kanya. Ikaw, mahal mo ba siya? Hindi po. Eh kung hindi mo siya mahal, bakit nung pinalayas ka, doon ka nakitira kay Madel? Eh, wala po akong mapunta ang iba eh. Siya lang. Nagpanggap ka pang Becky? Pag nandiyan lang po yung nanay niya. Alam mong may kinakasama na siya ngayon? Ay, hindi po. Bago lang po. Bago po ako umalis sa kanya, alam ko na.
Mula nung umalis ka, hindi na kayo nagkita ulit ni Madel? Hindi na po. Text-text lang. Text-text. Tapos, anong tinetext mo sa kanya? Siya naman po lagi nagtitext, una. Anong tinetext siya sa'yo? Kinakamusta po. Kinakamusta ka? O, tapos, pag nag-text, magkikita kayo? Hindi na po. Gusto niya, try ako. Madel, bakit ka nagtitext sa kanya pa? Kung ayaw na palang makipagkita ni James sa'yo? Tinatry ko lang po kasi wala pong pera. So, pineperahan mo si James? Hindi niya ako mahal, pineperahan ko naman po siya. At bakit naman din ikaw, James, nagtitext ng mga pananakot kay Andy? Smosa yan eh. That's Ernie Ben, itong ginagawa na pagtitext ni James kay Andy ng mga pananakot ay, yun po ba, eh, masasabi natin parang death threat na ang dating? Pagka po yung mga pananakot na yun eh, pagbabanta na sa buhay, ay talaga nga pong death threat na yun, tiyangami. At yan ay maaaring masaklaw na ng ating batas, yung mga ginagawang yun ni James dito sa kanyang kumpare na si Andy. At yan nga yung sinasabi sa Revised Penal Code na grave threat, tiyangami. Ito naman pong sinasabing nahuli sila doon sa manggahan at doon sa may tabi ng drum na merong naga-something-something. Eh, alam naman natin yun po ay public place. Nung nakita po ba sila ni Andy na yun, eh meron po bang pwedeng isang pangkaso laban dito sa dalawa? Opo, meron din pong sinasabi ang ating Revised Penal Code, yung ating crimes against decency or immoral conduct. Ano po? Na yan po, kapag ang isang tao o kaya dalawang tao gumawa ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa lipunan, kaya ng mga iskandalosong bagay katulad ng ginawa nila, ay pwede pong sampahan sila ng grave scandal, tiyangami. Ito pong inamin ni Madel na pineperahan lang naman daw niya itong si James, and sad to say, yung perang binibigay ni James ay nanggagaling naman po kay Joyce. Hindi ba parang lumalabas naman eh, kawawa naman po itong si Joyce na nagpapakahirap at nagtatrabaho na kung saan lang pala napupunta yung kanyang pinaghirapan? Oo po yan, tsa, totoo po yan. At kaya nga meron na tayong laging sinasabing yung anti-violence against women and their children, ano? App na pwedeng itong gamitin ni Joyce upang sa ganun eh, kung gusto niyang sampanin itong kanyang kinakasama, ay pwede po yon. Ngayon, dito naman po kay Maridel, baka iniisip ni Maridel eh, ma-absuelto siya ron, yung panghuhut-hut niya, pamemeran niya dito kay James, ay pwede rin siyang kasuhan ng other deceits. Ah, so kung ko yun po pala ay mapatunayan ng isang tao na ginagawa yun sa kanya, meron pala talagang pwedeng ikaso, no? Meron po yun. Meron po dyan. Tama po yun. Salamat po, Attorney Ben. So, yun din eh, proteksyon sa mga ilan sa mga kapatid natin na medyo, baka nakakaramdam na kayo na merong medyo humuhutot sa inyo, eh yun pala ang pwede ninyong gawin. Siya po ang ka-live-in ni Madel, pero alam kaya niya na ang kinakasama niya ay Reyna ng Manggahan. Narito po, si Nards Caranzo. Pasok! Nards, sandali lang! Ba't tayo hamakan? Nards! Ang tanong, Nardo, pamilyar ka ba sa lugar na ito? Nakikita ba niya? Manggahan na yan? Opo. Alam mo kung saan ang lugar na yan? Opo, mismong bahay na po namin yan eh. Bahay po nila, kung saan po ako natira ngayon. Oh! Alam mo bang mas familiar dyan si Madel? Dahil mukhang may mga bagay na hindi nasabi sa'yo si Madel. Makakausap pa natin ang mas malalim si Bernardo sa pagbabalik po ng Face to Face. Gano'n ka ba kaseryoso kay Madel?
Never ko siyang lolo, never ko siyang lolo ko, never ko siyang sasaktan, forever ko siyang mamahalin. Forever na mamahalin. Wala ka bang nahalatano na merong iba? Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Giscavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalayan. Hindi daw po kilala ni Bernardo si James at ni minsan hindi niya ito nakita sa bahay ni na Madel. Ang tanong, Nardo, kailan ba kayo talaga officially naging kayo ni Madel? Nung makalipas po nung 1 week, yun, napag-usapan na po namin. Anong buwan ito? Nung May lang po. Nung May. Nung May 2 po nung naging kami. Saan ba siya nakilala? Sa Sayawan po, dahil po hindi naman na ano, sumasayaw po ako. Okay. So nakilala mo siya doon, tapos opo, niligawan mo siya? Opo. Oh, sinabi ba niya sa'yo na meron siyang karelasyon na iba? Hindi naman po sinabi sa akin, kahit kung sino naman po, bakit... Pero sa ang tanong, alam mong may anak siya? Alam ko po, sinabi niya na rin po, inamin niya naman po. Inamin niya sa'yo? Kailan niya yun inamin? Nung ano lang din po, nung nagliligawan po kami, may anak na daw po siya. Gano'n ka ba kaseryoso kay Madel? Eh ma'am, balis lahat. Hindi ko mo masabi kasi yun nga po, never ko siyang lolo, never ko siyang lolo ko, never ko siyang sasaktan, forever ko siyang mamahalin. Forever na mamahalin. Wala ka bang nahalata no na merong iba? O hindi mo nahalata kung seryoso ba si Madel sa'yo? Nahalata ko naman po na seryoso naman po siya sa akin. Ah, seryoso gawa naman. Gawa naman po na pinapahita niya naman po ang dapat niyang ipahita bilang... Bilang girlfriend? Na, po, bilang sa pagsasama namin, mabait po siya. Pinapahita niya po yun. Nagli-live-in na ba kayo ngayon? Opo. Okay. So ang tanong, seryoso ka ba sa kanya, Madel? Mahal ko po. Hindi ko pa po talaga alam eh. Yung tipong ano po, hindi ko pa alam kung saan ako lulugar, kung sino po talaga, yung gano'n. Bakit hindi mo alam? Alam mo na. Bakit hindi mo alam? Hindi ko pa po alam eh. Mahirap na po ulit magtiwala. Pero... Hirap kang magtiwala kay James, hirap kang magtiwala kay Nardo, pero actually pareho mo silang niloloko. Ayun nga, hindi ko nga po alam. Ikaw lang ang nakakaalam nito. Pinagsabay mo ba ang dalawa o hindi? Pinagsabay po. Pinagsabay. Lang, sabi niya kanina, hindi niya pala ako mahal. Oo, ikaw. Lang. Kaya anong narinig mo na sinabi ni James na hindi kanya mahal, bigla kang kumambyo, sabi mo, pineperahan mo lang siya. Pero alam ko, kanina sinasabi mo, mahal mo si James at umaasa kang seryoso siya sa'yo. So bakit hindi ka makapili sa dalawa? Nagsisiguro ka? Basta alam po ang mahal ko po si Nards ngayon. Siya po talaga. Naniniwala ka ba, Nards, na ikaw daw ang mahal niya at hindi si James? Mahal kilo ng bigas. Wag ako, iba na lang. So hindi ka naniniwala ang mahal ka ni Madel? Sa sinabi niya na yun, dapat ba magpagkatiwalaan ng anak naman ang tawag mo? Ikaw, James, kung tatanungin kita ngayon, sinong pipiliin mo? Si Madel o si Joyce? Ang asawa ko po. Abay, kung nagawa ng patawarin noon ni Joyce, si James, mapapatawad mo pa ba ulit siya? Pinapatawad ko naman po siya, pero hindi ko agad po maibalik yung 100%. Natiwala. At para tulungan ang ating bisita, na mapag-isipan ang kanilang mga magiging desisyon. Dito nga po sa problema ang pinagdadaanan nila. Mahalaga po para sa amin na makausap sila ng harapan ng ating trio Tagapayo. Hindi mo na magkakatao si ano, nakapag-graduate na pala siya eh. Attorney Ben, naging mahirap po ba ang ating counseling ngayong araw na ito sa ating mga bisita? Hindi ko na masyadong nakita ang hirap ng counseling, lalong-lalo na sa kalagayan ni James at saka ni Joyce Changami, sapagkat tinanggap naman na pala muli
ni Joyce itong si James. Ang nais ko lang naiwan na mensahe kay James. Ngayon, James, at ikaw ay nakabalik na dito sa iyong kinakasama. Sana ay gawin mo at pagsikapan mong maibalik yung tiwalang nawala itong iyong kinakasama sa iyo. Dito naman kay Maridel, alam mo Maridel, napakahirap itong kalagayang kinasasadlakan mo ngayon. Hindi mo alam kung ikaw ay nais mo pang magmahal at sa ginagawa mong ganyan ngayon ay nagagawa mong lokohin ang damdamin ng mga kalalakihan. Kung ikaw ngayon ay nagkakaroon ng ganyang problema, siguro pinakamabuti ay mag-isa ka muna at isipin mo sa iyong sarili na sa dako pa roon ng buhay mo ay kung kaya mo pang magmahal at sa ngayon ay huwag mong gawin yung mga nagawa mo ng kina James at saka kay Bernardo. Yun lamang. Sa aming pag-uusap kanina, nagulat ako at sinabi dito ni Maridel na, "Ma'am, college graduate po ako eh." Sabi ko, "College graduate ka. So sana nag-ambition ka." Na sabi niya, nakapasok naman siya ng trabaho, Chang. Kaya lang, sa liit daw ng sweldo, ang pakiramdam niya, hindi niya mabigay ang luho ng kanyang anak. Sabi ko sa kanya, sa pagkakataon ng pagiging ina, hindi kinakailangang luho ang unang iintindihin. Ang iintindihin natin kung paano siya mapapangalagaan, paano mapapakain, at paano mapapaaral. So sana intindihin mong maigi na ang role natin dito sa ngayon, tama si attorney, hindi muna yung mapag-isa ka para maging mabuti at responsabling ina. Hindi mo iisipin yung mga karelasyon. Yun lang po. Ang kasalanan po ay di masusolusyunan ng dahas, galit at buot. Bagkos ito po ay mawawala at mabubura kung ang tao ay nagsisisi. So, sa punto po nito, ikaw, James, ay may nagawang kasalanan. At ang kasalanan na ito ay mawawala lamang kung ikaw ay magpapakumbaba at babalik dito sa asawa mong si Joyce at hihingi ng tawad. Ngunit ang paghingi ng tawad ay dapat po samahan ng pagbabago. Mahal tayo ng Diyos kung tayo rin ay nagmamahal sa ating sarili. Salamat po. Thank you po sa ating trio tagapayo. Alam mo, Madel, hindi lang ikaw ang nagdadaan sa ganyang problema. Tsaka sana isipin mo rin, marami sa atin ang nagsimula sa trabaho, maliit lang ang kinikita. At yung sinasabi mong luho para sa anak mo, naintindihan ko rin yon dahil syempre lahat naman tayo mga nanay, ang gusto natin ay para sa ikagaganda ng buhay ng anak natin. Pero Madel, ikaw ang mas may isip, ikaw ang mas may nakakaunawa, kumbaga. So wag mong iisipin na nag-iisa ka sa laban na yan. Maraming mga kababaihan ang nandyan sa ganyang sitwasyon. Si Joyce, mag-isa rin nagsusumikap para mabigay yung kagandahan ng buhay sa kanyang anak, samantalang itong si James, hindi mo po pwedeng sabihin, Joyce, na hindi siya daho. Eh, pwede naman po. Ngayong bibigyan mo siya ng isa pang pagkakataon, kailangan mapag-usapan niyo yan na magtatrabaho na siya, hindi siya ang hahawak ng pera, kundi ikaw. Dahil sad to say, trabaho ng babae yun, mahirap kaya mag-budget. Mahirap talaga. At kung handa ka rin, nabigyan ng pagkakataon pa si James, wala nang sumbatan. Kasama yon sa package na pinatawad mo siya, hindi na babalik-balikan tong sitwasyon na to. Mahirap, Joyce, kaya mo ba yon? Kaya po, alang-alang sa anak namin. So ano naman ang maaasahan namin sa'yo, James? Ngayong binigyan ka ng isa pang pagkakataon. Yun na po, manghihila po akong tawad sa kanya sa nagawa ko. Tapos, mag-umpisa po kaming ulit na kasama po yung tatlo, yung anak ko. Yung tatlo ko. At sana, tigilan mo na yung pagte-text kay Andy ng kung ano-anong mga mensahe. Kasi hindi rin naman tama yun. Ikaw din naman din ang may gawa kasi noon. Sorry, sinsa na. Pasensya na daw, Andy. Sa akin, wala naman yun eh. Bilang pangalawang ama ng anak ninyo, dapat matuto kayong respetuhin ang inyong mga sarili para pagdating ng panahon, ang inyong anak ay hindi mapariwara. Yun lang naman, James, eh. At sana, bigyan mo ng halaga ang lahat ng pinapakita sa'yo
ni Joyce. Dahil bawat single centavos na binibigay sa'yo, mahalaga, pawis at dugo at puhunan yan. Kaya yung sinasabi mong gusto kita, hindi kita gusto. Dahil alam mo sa totoo lang, James, naaawa lang ako kay Joyce. Ikaw na ang magbilad, araw, umulan, umaraw, nasa labas para lang kumita ng pera, magtanggal ng ingron namin. Sana naman, malaman mo kung saan nanggagaling ang perang ibinibigay sa'yo. Sana pahalagahan mo na yon, James. At Madele, panghuli na lamang, kung hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo kay Bernardo, siguro magandang sundin mo yung payo ni na attorney at nila doktor at nila father na unahin mo na lang muna ang iyong sarili, kilalanin mo ang iyong sarili, mahalin mo ang iyong sarili at ang iyong anak, at baka mas maging maayos pa ang sitwasyon mo at buhay mo pag yun ang ginawa mo. Yun po gagawin ko. Simula po ngayon. May nais ka pa bang sabihin kay Nardo? Ikaw, Nardo, may nais ka pang sabihin? Sana wag mong gagawin, wag mo nang ulitin kasi hindi lahat ng lalaki nakukuha mo sa ganun. Tao lang kami, marunong di kami masaktan. Damdamin kami, kahit ikaw may damdamin ka. Hanggang po, ma'am. Oh. Tsaka may tanong ako, Bernardo. May ka ba nainitan sa buhok mo? Haba? Natutusok. Hindi ka ba natutusok sa bangs mo? Oo. Pero ikaw din, Bernardo, bayo siyempre, natapos ka na ba ng pag-aaral, anak? Hindi pa po. Hindi pa. O, eh dapat yung iyong pagsasayaw-sayaw, yung kinikita mo dyan, ang siyang gamitin mo para makabalik ka sa pag-aaral. Kasi yun lang talaga ang pwede natin panghawakan eh. Sa buhay natin, sa laban ng buhay, pag-aaral. Kaya pagpatuloy mo yon, ha? Huwag ka munang makipag-girlfriend. Hindi available si Hans. Joke lang. Joke lang. Pinapangiti lang kita. Salamat sa pagtitiwalang binigay ninyo sa amin sa programa at hangad nga namin na maayos at maging maganda na ang inyong buhay. Salamat sa ating mga bisita. Amin na po tayo, mga kapatid. Hindi lang basta trip-trip ang pag-ibig, ika nga. Hindi ito isang laro na pwedeng magre-reserba o magtatabi kung saan ka mas makakalama. Dapat one at a time nga lang ang kapareha at hindi pwedeng marami ang iyong pinapaasa. Kung isa lang ang ating mamahalin, maibibigay natin ang buong pagmamahal ng walang pag-aalinlangan, sabi nga. At ang tunay na nagmamahal ay hindi sigurista na nagpapaasa para sa sariling interes at kaligayahan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, tulad ng isang puno, ang isang relasyon ay hihitik sa bunga kung ang mga pataba ay tunay na pagmamahalan at katapatan. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. At syempre pa sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad. Ang ating mga bouncers na sina B1 at B2. Sa ating pinakamamahal na trio, tagapayo. Ang ating mga sausawero at sausawera dito sa Paseco Port Area, Manila. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Nako, thank you. At sa ating po mga bisitang nagtiwala sa ating programa. Muli, maraming salamat po sa mga tumulong sa amin, lalo na kay Mayor Alfredo Lim ng Lungsod ng Maynila. Salamat din po sa kanilang Chief of Staff na si Ricardo de Guzman, ang Barangay Chairman na si Cristo Hispano, at ituloy lamang po ninyo ang pagwagayway ng face-to-face flag bilang katunayan na ang face-to-face po ay nakarating na sa inyong barangay. At mga kapatid, abangan niyo po kung saang barangay kami susunod na dadayo upang pag-usapan at ayusin ang anumang problema, one barangay, one region, and one island at a time. Mula po dito sa Paseco Port Area, Manila. Ako po ulit
ang inyong pamansang kapitana, ang inyong Chang Ami. Nalubos pong nagpapasalamat sa inyong suporta at hindi magsasawang magpaalala na ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Salamat po. Becky versus Lady. Sabi ng jowa niya, kaibigan lang daw siya. January 18 ang presyo sa akin. Siyempre, sunggap ka agad, diba? Sayang. Ang gawa ng boylet na uwi pa sa bugbugan. Sino yung sinasabi ni Leia ng bugbog sa kanya? Bakla, pinagtulungan siya? Bakla, inandahin nga kita nakabaong, hindi ka namatay. Eh, bakit ba sila pinaglalaruan? Tapos na po kasi mission. Kambing, ano ba ang mission mo sa buhay? Makamit lang po. Makamit ang alin? Tinatago. Perlas, bato, nakaiding ang agimat. Ang yes niya. Huh? At ang kanyang misyon ay marating at matagpuan ang hiyas. Pati na matindi, baby. Pinatos ni kuya. Sigurado ka bang in love sa'yo si Ambing o baka may misyon?